Alam nyo ba mga kabarangay na ang theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Alaala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin nina Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono? Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Laman ng alaala sa buhay mong taglay. Sikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Papa Van, ako po si Ailey. Walang ibang pinangarap kundi ang magkaroon ng maginhawang buhay.
Sino ba naman ang may ayaw, di ba? Napag-iiwanan. Yan ang katagang madalas kong marinig sa mga kamag-anak namin sa tuwing hahalubilo kami sa kanila. At dahil kami yung pinaka-less fortunate, kami rin yung malimit utos-utusan. Ano pa bang aasahan namin, Papa Van, eh? Ang tataas na nila kumpara sa amin. Kung tulong ang pag-uusapan, tulong na para sa kanila yung pag-abot ng pera sa magulang ko matapos nila paglabahin ng mga damit at paglinisin ng mga sasakyan. Inakala ko nga noon na nakikiamo lang si Mama at Papa. But as time goes by, parang mas masakit pa palang isiping kamag-anak pala namin sila. Pinsang buo sila ni Papa. Pero kung makabulyaw sila sa amin, daig pa namin ang ibang tao kung tratuhin nila. Ultimo mga tira nilang pagkain ay pinapakain pa nila sa amin. Hindi na po tama to, Ma. Pa, umalis na lang tayo rito. Anak, kailangan nila tayo. Ani Mama. Pero pinapalagan ba nila tayo, Ma? Hindi. Ayoko na po rito. At saan sa tingin mo tayo pupunta? Anak, baka nakakalimutan mong wala kaming natapos ng Mama mo. Kaya magpasalamat na lang tayo sa perang inaabot nila sa atin. Ani Papa. Pa, pinagtrabahuhan nyo naman yun. Paano nyo natitiis na trapo ang turing nila sa inyo? Gusto mo bang matulog sa gilid ng daan? Mamalimos araw-araw? Anak, ayaw namin maranasan mo yun. Kaya nagtitiis kami ngayon ng Mama mo. Pagdidiin ni Papa. Mas gugustuhin ko pa pong maghirap tayo kaysa nakikita kong pinapahirapan kayo. Tama na yan at baka may makarinig sa'yo. Gumayag ka na at ihatid na kita sa school mo. Hindi na ako nakahirit noon sa takot ko kay Papa. Pero hindi matabunan ng takot yung pagnanais kong maiahon sila sa hirap. Dama kong nahirapan na rin sila pero pilit lang nilang tinatago yun sa akin. Kung alam lang nila kung paano nadudurog ng pino ang puso ko habang pinapanood ko silang tuwang-tuwa sa kakarampot na sahod nila. Gusto kong kumbinsihin yung sarili kong biyaya talaga ang pagkakaroon ng kamag-anak na mayayaman. Pero hindi ganun ang nangyayari sa amin, Papa Van. Doktor ang pinsan ni Papa na si Tita Dayan, habang Chinese businessman naman ang asawa nito. Kung di sila late umuwi ay maaga sila kadalasang gumagayak sa pagpasok. Bukod pa ron ang mga anak nilang magsisipasukan ng school. Kaya kahit na sabihin mong nagsasalita ng mga magulang ko sa pagsilbi sa kanila, hindi naman ibig sabihin nun na hindi na sila napapagod. Ultimo rest time pa nga nila minsan ay baliwala rin sa dami ng habili nila. Kung pwede lang sanang manakit ng taong masasama, matagal ko nang ginawa. Alam mo yun, Papa Van? Hindi lang ata 10 beses ko na silang kinurse sa utak ko sa sobra nilang sama. They have all the means para makatulong. Pero parang mas gusto pa rin nilang pinapahirapan kami. At yun ang katotohanan ng kumukurot sa dibdib ko. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my
struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. Hayley, gising. Uy, Hayley. Pagigising sa akin ng kaibigan kong si Olivia. Bakit ka ba natutulog dito sa library ha? Tanong niya. Sorry, Bess. Hinalili ko kasi si Mama kagabi sa mga kailangan niyang tapusing trabaho. Nangihinang tugon ko. Ha? Bakit ikaw? Asan yung papa mo? Pinagmaneho ng tito ko papuntang Pampanga. Anong oras na ba? Tanong ko saka ako tumingin sa aking relo. Ha? Alas 4 na? Lagot, kailangan ko nang umuwi, Bes. Tarantang sabi ko. Ganun ba? Eh may good news sana akong sasabihin sa iyo eh. Saka na yan, Bes, ha? Sige, bye. Nagmamadaling paalam ko. Kailangan kong maunahang umuwi ang mga pinsan ko, Papa Van. Panigurado kasing uutusan nila ang may sakit kong ina. Nasa gate pa lang ako ay dinig ko nang parang may nagagalit sa loob. Pihadong ang pinsan ko na yon kaya nagmadali akong pumasok ng bahay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko nang makita kong binubulyawan ng pinsan kong si Jessa si Mama. Ano bang problema mo? Nakita mo nang may sakit si Mama? Oy, kayong mag-ina, hindi porket wala si Mami at Daddy eh, magbubuhay rin na kayo ha? Mahirap bang intindihin na may sakit yung tao? Laos na yung dramang yan, Hayley. Kung di mo kami mapagluluto ng pagkain, pues, pare-pareho tayong hindi kakain. Sigaw niya sa kanya tinabig yung mangkok ng aros kaldo ni Mama. Papatulan ko na siya noon kaso, agad hinawakan ni Mama ang kamay ko tanda ng pag-awat. Kung di lang siguro ginawa ni Mama yon, baka nakalbo ko na di oras yung pinsan ko. Pero hindi pa rin natapos ang kalbaryo, Papa Van. Mahimbing na kaming natutulog nang may narinig akong kaluskos sa labas ng kwarto. Gigisingin ko sana si Papa kaso alam kong pagod siya sa biyahe nila ni Tito. Kaya pasimple akong lumabas upang silipin kung anong meron. Noon ko nakita si Jessa na pasimple ang pinapasok yung boyfriend niya sa bahay. Sa nervyos ko ay agad kong tinungo ang kusina upang makainom. Ganun na lang ang gulat ko nang biglang may lumitaw sa likuran ko. Alam niyo ba mga kabarangay na ang rap version ng Barangay Love Story Theme na Ala-Ala ay isa na namang collaboration namin ni Maestro Jimmy Jurado kasama ang isa sa mga matitinding local rap artist ng Cagayan Valley, Ricky Gwin. Ilalagay, ilalahat, ilalapat sa sulat, baka sakaling mapawasan aking dinaranas. At Boy Tumaliwan ng Kana in saxophone. Hi, miss. Boyfriend ni Jessa. Pwede bang makahingi ng tubig? Nauuhaw na kasi ako eh. Pagkabigay ko sa kanya ng isang baso ng tubig, ay agad ko na siyang tinalikuran. Saan ka pupunta? Dito ka muna. Samahan mo muna ako. Maigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Bitawan mo ako, please.
Sa kabila ng pakiusap ko ay nanatili pa rin mahigpit ang pagkakahawak niya. Akmang ilalapit na niya yung mukha niya sa akin nang hindi na ako nakapagtimpi. Bitawan mo ako, sabi. Kakosaka ko, tinapakan yung paa niya dahilan para mapasigaw siya. Agad niyang nahila yung damit ko pagkabitaw niya sa braso ko dahilan para mapahiga ako. Noon na ako natakot nang pumaibabaw na siya sa akin. Sinubukan kong kumawala nang biglang bumukas yung ilaw sa kusina. Diyos ko, ano ginagawa niyo? Sigaw ni Tita. Ailey? Sunod na sigaw ni Papa. Papa, tulungan niyo ako. Sino tong lalaking to? Galit na tanong ni Papa. Boyfriend po ni Jessa. Lakas na loob na sagot ko. What? Boyfriend ko? Sa ngayon ko lang siya nakita tapos biglang boyfriend ko na? Pansin ko sa pagmumukha ni Jessa ang takot sa pagdi-deny niya. Nagsasabi po ako ng totoo. Aminin mo na kasi Jessa, please. Sumamo ko. Uy, pwede bang huwag mo akong dinadamay sa kalokohan mo? Desidido pa rin siyang tuloy ang palabas niya. Kung meron mang gumagawa ng kalokohan dito, ikaw yon. Pagdidiin ko. Enough! You bastard! Umalis ka na rito bago pa ako tumawag ng pulis. Utos ni Tito sa lalaki. Hindi ka na nahiya, Ailey? Dito ka pa talaga mismo sa bahay ko gagawa ng kalokohan mo? Ani Tita. Bakit ba ayaw niyong makinig sa akin? Hindi ko nga kilala yung lalaking yun. I said enough. You pack your things and get out. Galit na sabi ni Tito. Fine, mas gugustuhin ko pang umalis na lang kami dito kesa makisalamuha sa inyo. Anong kami ang pinagsasabi mo? Ikaw lang ang lalayas, Ailey. Ani Tita. Pero ate, hindi naman kailangang umabot sa ganito. Walang mapupuntahan ang anak ko. Pakiusap ni Papa. Hindi ko na problema yon. Gusto niyo siyang samahan? Sige, pero bayaran niyo muna mga napabali ko sa inyong mag-asawa. Ani Tita, saka sila mag-walk out mag-asawa. Pa, hindi ko talaga kilala yung lalaking yun. Maniwala ka. Pagsusumamo ko kay Papa. Pero nanatili pa rin siyang walang imik. Umalis na tayo rito, pa. May kaibigan akong pwede nating puntahan. Doon muna tayo, dugtong ko. Tingnan mo ang mama mo. Sa tingin mo, makabubuti sa kanya ang umalis dito? Tanong ni Papa sa ako na palingon kay mama na mahimbing na nagpapahinga. Kunin mo to. Ani Papa sabay abot sa akin ng maliit na kahon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang laman nitong pera. Tig-100, 500, at 1,000. Ibayad na lang natin to sa kanila pa nang makaalis na tayo rito. Tapos ano? Nangana tayo ulit pag naubos to? Kapag umalis kami rito, anak, mas mahirapan kang may pagpatuloy ang pag-aaral mo. Di na ako nakasagot pa dahil tama naman ang sinabi ni Papa. Kaya labag man sa loob ko, Papa Van, ay umalis nga ako ng bahay na yon. Ipinangako ko na lang sa sarili ko ang balang araw ay makakagawa rin ako ng paraan para maialis doon ang mga magulang ko. Na hindi kami panghabang buhay na maghihirap. At balang araw ay kami naman ang paglilingkuran. I'm not afraid to die.
Dumiretso ako sa isang mall para kitain ang best friend kong si Olivia. Siya lang kasi ang kakilala kong makakatulong sa akin. Hindi siya nagdalawang isip na patuloyin ako sa bahay nila. Walang duda kung bakit mabait ang kaibigan ko dahil mababait din ang mga magulang niya. Kaya nakikita kong perfect mom din siya sa anak niyang si Kyle. Oo, Papa Van. Single mom si Olivia. Pero kahit na ganun ay bilib pa rin ako sa katatagan niya sa buhay. Kung ako, nagsisikap ako para sa magulang ko. Si Olivia, nagsisikap para naman sa nag-iisang anak niya. Si Kyle ang dahilan kung bakit lagi kaming nagtatawanan sa bahay nila. Siya ang source of happiness ng mama at papa ni Olivia sa tuwing uuwi sila mula sa tailoring shop. Naku bes, ibang level ng happiness kapag may bata sa bahay. Oo nga, parang pawi agad yung pagod ng parents mo sa kakulitan ni Kyle eh. Tugon ko. Kaya ikaw, mag-baby ka na rin. Hirit niya. Teka lang ha, pwedeng jowa muna bes bago baby? Ay, oo nga no. Pero alam mo, nakikipagbalikan sa akin yung walang hiyang tatay ni Kyle. Pero ayoko na. Tsaka, may iba na akong mahal. Ang ganda mo lang talaga no. Yung buhok mo hanggang talampakan na sa sobrang haba girl ha. Barako. But of course. Pero wag ka bes. Tanggap ako ng bagong boyfriend ko. Anya sa Baykindat. E di nanalo na, banat ko. By the way, kung magkaka-baby ka man, please huwag kang tumulad sa akin ha. Ang hirap magka-baby tapos cesarean te. Naku, I tell you, mas masakit pa yun kesa ma-broken heart. Kumusta naman ako, diba? CS na, broken pa. Hindi ko na napigilang matawa sa banat ng kaibigan ko. Parang sa tanan ng buhay ko, Papa Van, ay kina Olivia pa lang ata ako nakatawa ng ganon. Bagay na gusto ko ring maranasan sana ng mga magulang ko. Yung buhay na stress-free ba? Kung pwede ko lang, ayain na lang dun tumira. Kaso, hindi ko naman magagawa yun dahil nakikitira lang din ako. Tuwing Sabado lang ako nagkakaroon ng pagkakataong makita sina Mama at Papa. Yun din kasi ang araw ng pamamalengke nila ng pang-isang linggong supplies. Madalas kaming tumambay sa Baker's Percent. Paborito kasi ni Papa ang pandekoko habang cheese bread naman sa amin ni Mama. Sana lagi tayong ganito, Ma. Ha? Namimiss ko na po kasi kayo. Hindi naman kami nalalayo sa'yo, Ailey. Araw-araw naman tayo nagtatawagan. Ani Mama. Nga po pala, plano kong mag-working student sa pasukan. Maghahanap na rin ako ng boarding house para sa atin, bida ko. Parang alam ko na ang kapupuntahan ng usapang to ah. Ani Papa. Pa, please, sumama na kayo sa akin. Kaya naman natin siguro mabuhay nang hindi nagpapaalipin sa kanila. Sumamo ko. Sige. Sa sinabing yun ni Papa ay nagulat ako. Talaga pa? Pumapayag na kayo? Bulalas na tanong ko. Pero kailangan mo munang makapagtapos ng pag-aaral, Ailey. Papa naman, matagal pa yun eh. Malungkot na tugon ko. Kaya nga mas lalo mo dapat igihan ang pag-aaral mo ngayon. Lalo na't magka-college ka na. Dugtong ni Mama. Dahil dun ay mas lalo akong naging pursigido na makapagtapos ng pag-aaral. After 2 weeks na paninirahan kina Olivia, ay naghanap na ako ng kwartong mauupahan. Nahihiya na rin kasi ako sa mga magulang niya. Saka para madalaw na rin ako ni Mama at Papa. Nahihiya kasi sila kina Olivia kaya sa labas na lang kami nagkikita. Hindi naging madali sa akin ang pagtatrabaho habang nag-aaral. Kailangan kong gawin yon bago pa tuluyang maubos yung binigay na pera ni Papa.
si Olivia din ang nakatulong sa aking makapasok sa isang wine store. Kakilala kasi niya ang may-ari na si Ma'am Wilma. Sakto kasing nangangailangan daw sila ng isang sales lady na pang night shift. Pabor yun sa akin dahil hectic na ang schedule ko sa umaga. Ongoing ang training ko nang may dumating na lalaki. Tinawag siyang Sir Kurt ng katrabaho kong si Diane. Anak daw ni Ma'am Wilma. Medyo naiilang pa ako noon dahil halata sa bihis ni Sir Kurt ang pagiging anak mayaman. Iba kasi ang dating sa akin ng neat-looking na lalaki, Papa Van. Kapag nagtatama ang mga mata namin ay ako ang unang bumibitaw. So you must be Ailey. I've heard so much good things about you. Sa sinabi niyang yun ay napaisip ako. Kurt nga pala. Dugtong niya sabay alok sa palad niya. Hindi ko pa man nahahawakan ang kamay niya ay dumating naman si Olivia. Hi, Bess. Uy, andito palang love of my life. Hi, babe. Bati niya sa akin sa kanya. Hinagkan sa labi si Sir Kurt. Boyfriend mo? Gulat na tanong ko. Yes, Bess. Remember yung good news na sasabihin ko sana sa'yo noon? It's all about us ni Kurt. Sinagot ko na kasi siya that day. Noon ay nasagot na rin ang katanungan sa isip ko. Si Olivia pala ang nagkwento kay Sir Kurt ng tungkol sa akin. Hindi na kami nakapagkwentuhan noon dahil nagmamadali na silang umalis. Ilang sandali pa eh, dumating naman si Ma'am Wilma kaya agad kong inatupag ang mga kailangan kong gawin. Sa bahay na naikwento ni Olivia ang lahat. Nagulat din ako nang makiusap siyang huwag kong sasabihin kay Ma'am Wilma ang tungkol sa relasyon nila ni Sir Kurt. Si Ma'am Wilma raw kasi ang kumukumbinsi sa kanyang balikan yung tatay ni Kyle. Ganon din daw kasi ang ginawa ni Ma'am Wilma sa dad ni Sir Kurt. Kaya wala silang ibang choice kundi ang itago ang relasyon nila. Dahil nakikita kong masaya naman ang best friend ko ay sinuportahan ko na lang siya. Masaya akong makita ang kanyang mga ngiti sa tuwing nababanggit niya ang pangalan ni Sir Kurt. Naging saksi rin kasi ako sa paghihirap niya nung dalikuran siya nung lalaking nakabuntis sa kanya. Kaya kahit na hindi ako sanay magsinungaling ay ginawa ko para lang sa ikakasaya ng best friend ko. Many people said true friends are hard to find, but I know I'm not the kind. They come and go and sometimes leave us behind, like a wind that passes by. 'Cause when you need a friend that you can depend, you can count on me because you're my best friend. When you're feeling down and your heart is hurt, you can call on me and I will be there for you, friend. Good things may come and then bad things may go, like a bird long time. Alam nyo ba, mga kabarangay, na ang may emosyong lyrics ng Barangay Love Story Theme ay mula mismo sa creator ng programang ito na pinagkakautangan ng Barangay 89.3 Tagigaraw City ng malaking utang na loob. Siya ay walang iba kundi si Ginoong Virgilio Oralio na mas kilala bilang Papa Bono. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa alaala'y masinop na ito.
Dahil sa pag-working student ko ay nakakaipon na rin ako. Nagpagawa talaga ako ng savings account para lang may bida ko kina mama at papa. Pero siyempre, alam ko namang hindi pa rin sila makukontento hanggat hindi ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Nang ipakita ko ngayon ay agad na akong diniretso ni papa. Mas matutuwa pa rin daw sila kung diploma ko na ang sunod kong ipapakita. Kaya kahit nagkakandapuyat na ako ay tinitiis ko para lang makapagtapos. Binibigyan pa rin naman ako ni mama at papa ng pera pero hindi ko ginagamit. Dinadagdag ko na lang sa savings ko. Yun din kasi ang gagamitin kong pambayad sa utang nila kung sakali. Umaga pa lang ng Friday ay mabigat na ang aking pakiramdam. Kinahapunan after ng klase ko ay dumiretso na ako sa wine shop. Nilalagnat na ako noon pero hindi ako pwedeng umabsent sa shift ko. May exam din kasi si Diane sa night class niya. Habang naghihintay ng customer ay saglit akong umidlip. Medyo hindi na kasi nakikisama yung sakit ng ulo ko. Kaso nagulat ako nang biglang bumukas yung pintuan ng shop. Sino ka? Ibigay mo sa akin lahat ng laman ng kaha kung ayaw mong masaktan. Kinabahan na ako Papa Van nang itutok niya sa akin ang hawak niyang baril. Hindi pa man ako nakakarami ng lagay ng pera sa bag niya nang biglang may humampas na tubo sa likuran niya. Bumagsak agad yung holdapper sa sahig. Sir Kurt? Arestuhin niyo na yan sir bago pa makapangbiktima ng iba. Sunod na dinampot ng dalawang pulis ang nakahandusay na holdapper. Are you okay? Sunod na tanong sa akin ni sir. Hindi ko na siya nasagot noon dahil bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Pagkamalay ko, ay nakahiga na pala ako sa couch ng wine store. Parang may kung anong mabigat na nakadampi sa noo ko. Later ko na lang nakita ang face towel pala yun ng hawakan ko na. Iniinda ko pa ang sakit ng buong katawan ko nang maramdaman kong may umupo sa bandang likuran ko. Okay ka na ba? Paglingon ko, si Sir Kurt pala. Ala sir, so sorry po. Pagkabangon ko ay saka ko palang napansin na closed na yung wine shop. No worries, ako na munang nag-duty para sa'yo. La sir, nakakaya naman po sa'yo. Diyos ko, Ailey, ano bang nangyayari sa'yo? Sa taranta ko ay agad kong tinungo ang counter sa kakoy inayo sa mga resibo na napagbentahan. Uy, kalma. Alam mo nakakatawa kang mataranta. Halika nga muna rito. Natigilan ako nang hawakan na niya ang kamay ko sa kanya ako inaya pabalik sa couch. Sa susunod, magpapaalam ka ha. Hindi yung pinipilit mo pa yung sarili mong pumasok. Pero kaya ko pa naman po. Kaya ba yun eh? Nahimatay ka na nga? Asan ba kasi yung boyfriend mo at hindi ka man lang inaalagaan? Wala po akong boyfriend, sir. Pwes ako na lang mag-aalaga sa'yo. Sir? Sigaw ko. I mean, hahanapan kita na mag-aalaga sa'yo. Ito naman, hysterical agad. Saglit na namagitan ang katahimikan sa amin. La, sige, mag-ayos ka na dyan. At ihahatid na kita sa boarding house mo. Ay, wag na po. Magko-commute na lang po ako. Huwag na matigas ang ulo. Cargo kita. Saka anong oras na oh? Alas dos na ng madaling araw. Hindi na safe mag-commute ng ganitong time. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod na lang sa kanya. Kahit naka-full na ang air-conditioned ng sasakyan ni Sir Kurt ay pinagpapawisan pa rin ako dahil sobrang tense ako. Hawak-hawak ko ang seatbelt habang
nakatanaw sa bintana. Uy, Ailey, okay ka lang? Ah, yes sir, tugon ko. 40 na nga lang tong takbo ko. Pero kung makakabit ka sa seatbelt mo, kala mo naman tumatakbo tayo ng 120. Tanging pangisi lang ang naitugon ko sa kanya. Sunod nun ay huminto siya sa isang drugstore. After 5 minutes ay may bit-bit na siyang plastic bag. O eto, inumin mo mamaya yan ha? Nasa loob na yung prescription niyan. Binilhan na rin kita ng lemonade mo para lumakas na yung resistensya mo. Hindi ko alam ang isasagot ko nung oras na yun, Papa Van, sa gulat ko. Alam mo yung para lang siyang boyfriend na nagbibilin sa girlfriend niya na magpagaling? Bakit ka ba ganyan ka-concern sa akin? Siguro, type mo ko, no? Ikaw ha, bad ka. May Olivia ka na kaya? Pero in fairness, ang cute mong maging caring. Kung di ka lang talaga taken eh. Sabi ko sa aking sarili habang pinapanood ko siyang nagsasalita. Huy, Ailey, nakikinig ka ba sa akin? Sigaw niya sabay tapik sa pisngi ko. Ah, opo Doc. Tugon ko na tinawanan lang niya. Doc ka dyan. Hatid na nga kita. Kung ano-ano kasing sinasabi mo eh. Pasimple kong ikinukubli ang pangiti ko, Papa Van, habang hawak kong supot ng medicine. Sana all talaga ng lalaki ay katulad ni Sir Kurt. Sana ay may makita pa akong sing gwapo at sing caring niya. I lie awake at night, see things in black and white. I've only got you inside my mind. You know you have made me blind. I lie awake and pray that you will look my way. I have all this longing in
Alam niyo ba na ang broadcast quality ng Barangay Love Stories Tugigaraw ay nasa pangangalaga ni na Engineer Neil Christopher Gimayen, Engineer Wendell Canseho, at Chief Engineer Rodel Dumapal ng Audio Quality and Editing Department, at Miss Michelle Batan Acacio, aka Mami Orga, ang Barangay FM 89.3 Program Director. Dahil sa kanilang galing, nagiging kaabang-abang at nakakawili ang Barangay Love Stories Tugigaraw. Kahit nasa boarding house na ako, hindi ko pa rin mabitaw-bitawan yung supot ng medicine. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili kong nakahiga sa kama habang iniisip si Sir Kurt. Natigilan lang ako sa pag-iimagine nang tumunog yung cellphone ko. Muli na naman akong napangiti nang makita ko ang pangalan ng nag-text sa akin. Si Sir Kurt. Nire-remind niya ako na huwag kaligtaan ang pag-inom ng gamot. Nakiusap din siyang huwag ko nang sabihin kay Olivia ang lahat. Bagay na hindi ko naman talaga gagawin, Papa Van. Alam ko kasi kung paano magselos yung kaibigan kong yun. Nang mabanggit niya si Olivia ay saka pa lang ako natauhan. Alam kong mali ang magkagusto ako sa minamahal ng best friend ko. Pero hindi ko alam kung bakit ang bigat-bigat lang sa loob kong hindi replyan ang mga chat sa akin ni Sir Kurt. At hindi ko rin alam kung bakit panay pa rin ang chat niya sa akin gayong hindi naman nagkukulang ng time sa kanya si Olivia. Kapag nasa school kasi kami ni Olivia, ay nakikita kong magka-chat naman sila ni Sir Kurt. Hanggang sa isang gabi, naka-duty ako sa wine shop nang biglang dumating si Sir Kurt. Mukhang nakainom pero matino pa naman ang galaw at pananalita niya. Okay ka lang, sir? Tanong ko nang mamalayan ko siyang humiga sa couch. Busy ako noon sa pag-i-input sa resibo kaya hindi ko siya kaagad naasikaso. After siguro ng tatlong customer bago ko siya napuntahan. Ganun na lang ang gulat ko nang mamalayan kong inaapoy siya ng lagnat. Naku sir, ang init po ninyo. Susme. Saglit lang sir at lilisahan ko kayo. Habang pinupunasan ko ang braso ni Sir Kurt ay paulit-ulit naman niyang sinasambit ang pangalan ko. Andito lang ako, sir. Mag-close ka na muna, Ailey. Please, alagaan mo muna ako. Nahihilo talaga ako. Po, pero baka pagalitan po tayo ng mami mo, sir. Ako nang bahala. Basta mag-close ka na muna, ano ba? Natakot na ako sa pagtataas niya ng boses, Papa Van, kaya sinunod ko na lang siya. Hindi ako nurse pero ginawa kong lahat ng makakaya ko para mapababa ang sinat niya. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako habang binabantayan siya. Ganun na lang ang gulat ko nang makita kong ako na ang nakahiga sa couch habang nakaupo siya sa paanan ko. Sir, matulog ka lang, Ailey. Pero nilalagnat pa po kayo. Kayo po dapat ang nagpapahinga rito. Okay na ako, Ailey. At utang na loob ko yun sa'yo. Anya habang nakatitig sa akin dahilan para mailang ako. Sus, wala yun, sir. Bumabawi lang naman po ako sa inyo. Sigurado ka bang okay ka na, sir? Tanong ko sabay dampin ang palad ko sa noon niya. Natigilan ako nang hawakan niya ang kamay ko. Parang nanigas ako sa kinauupuan ko nang hagkan niya ang mga kamay ko, Papa Van. Sir? At mga alisin ko ng kamay ko nang higpitan pa niya lalo ang pagkakahawak dito. Mahal kita, Ailey. Hindi ko alam kung kailan nagsimula o kung paano nagsimula to. Basta, ang alam ko lang, masaya ako kapag kasama kita.
Gumagaan ang pakiramdam ko kapag kausap na kita. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo at hindi ka mawala-wala sa isip ko. Pero paano po si Olivia? Napayo ko na lang siya sa naging tanong ko. Napapagod na ako sa sitwasyon namin, Ailey. Parang hindi ko na ata kayang maglihim kay Mami. Alam ko kasing hindi siya natutuwa kapag nalaman niya ang relasyon namin. Tsaka alam mo naman kung gaano kakomplikado yung sa amin ng kaibigan mo, di ba? Ayoko ng conflicts, Ailey. All I want now is to be perfectly happy. At mangyayari lang yon kapag tinanggap mo ang pag-ibig ko. Basa ko sa mga mata ni Sir Kurt ang sincerity nung gabing yon. Pero sir, may sasabihin pa sana ako nang bigla niya akong siniil ng halik. Never been kissed pa ako sa tanan ng buhay ko pero nagulat ako dahil kusa na lang sumasabay ang bibig ko sa halikan naming yon. Nagtagal pa ang halikang yon bago niya ako muling inihiga sa kinaupuan naming couch. Kumokontra ang isip ko nung oras na yon pero parang nagfifiesta naman sa saya ang puso ko. Naging mabilis ang mga kamay niya. Yung bilis na hindi ko naman maawat-awat dahil nagugustuhan ko naman ang mga pinaggagawa nito. Hanggang sa bigla na lang akong nakaramdam ng kirot. Kirot na tanda ng pag-angkin sa akin ni Sir Kurt. Paulit-ulit niya itong ginagawa at paulit-ulit din ang sakit na aking nararamdaman. Ang sakit na naging hapdi hanggang sa kalaunan ay naging langit na. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. Make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark. When you tell me that you love me, I wanna make you see just what I want. Kinabukasan, alas 5 pa lang ng madaling araw nang gisingin ako ni Kurt. Kailangan na raw naming makaalis ng wine shop bago pa dumating ang karelyebo kong si Dayan. Alas 7 ang pasok ni Dayan pero may mga times kasi na pumapasok siya ng 6 a.m. Agad kaming nag-ayos, sa kanya ako hinatid sa boarding house ko sa Caritan Sur. Hindi mo man lang ba ako patutuluin? Tanong niya nang magpaalam na ako. Pero makalat po kasi rito, nakakahiya, dahilan ko. At ngayon ka pa talaga nahiya sa akin? Tanong niya saka umabante papasok ng kwarto dahilan para mapaatras ako.
Nahihiya ka pang papasukin ako rito eh. Pinapasok mo na nga ako sa puso mo. Saglit akong natawa nang umabot na kami pareho sa dingding ng kwarto ko. Nagbo-vibrate noon yung phone ko kaya naisipan kong kunin sana muna sa bag ko. Mamaya na yan. Ako na muna nga sikusuhin mo. Please? Bulong niya sa kanya ako hinagkan sa aking labi. At muli na namang uminit ang tagpo namin, Papa Van. Nakakatawa mang aminin pero sobrang na-enjoy ko na ang moment namin na yon ni Sir Kurt. Ang pagninig namin ni Kurt, Papa Van, ang nagsilbing selyo ng aming pagmamahalan. Kapag naaalala ko ang mga ginawa namin ay hindi ko maiwasang mapangiti. Malandi na kung malandi. Pero ang galing lang kasi talaga ni Kurt tumabaho sa kama. Hanggang sa bigla ko na namang maalala si Olivia. Paano na lang ang pagkakaibigan namin kapag nalaman niyang ako ang tunay na mahal ni Kurt? Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso sa tuwing magkasama kami. Para akong tinutusok ng karayom sa dibdib nang sabihin niyang nakipag-break na sa kanya si Kurt. Bawat luha na pumapatak sa mata ng kaibigan ko ay parabang asidong pumapasok sa puso ko. Kaya agad ako nakipagkita kay Kurt kinagabihan nun. Hindi para makipag-date o ano paman, kundi upang makipagkalas sa kanya. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Ailey. May naging pagkukulang ba ako sa'yo? Sabihin mo, pupunahan ko. Just don't do this. Pero Kurt, hindi ko na kayang nakikitang nasasaktan si Olivia. All this time, wala siyang ginawa kundi ang mahalin ka. Ang maging mabuting kaibigan sa akin. Tapos eto pa bang igaganti natin sa kanya? Asan ang konsensya natin, Kurt? Kahit hiwalayan mo ako ngayon, hindi rin naman ako makikipagbalikan sa kanya. Ikaw ang mahal ko, Ailey. Sumamo niya. I'm sorry, Kurt, pero hindi na natin pwedeng ituloy to. Napaluha ako dahil nasaktan ako ng sobra sa sinabi ko. Nagmamakaawa pa sa akin si Kurt pero kailangan kong panindigan ang desisyon ko. Parang hindi ko ata kayang maging masaya habang may nasasaktan ako. At higit sa lahat, kaibigan ko pa. I hurt you so badly, but now I feel the pain. I talk to you as if I knew just everything. Maybe I didn't lose, but I know I didn't win. I'm so sorry.
Theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Ala-Ala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin ni na Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono. Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Mula noon, hindi na ako pumasok pa ng wine shop. Nagpaalam na rin ako kay Ma'am Wilma through text. Nanghihinayang pa siya noon dahil magaan na raw ang loob niya sa akin. Idinahilan ko na lang na kailangan ko nang mag-focus sa pag-aaral ko. Sakto kasing paparating na rin ang internship namin. Tama nga si Kurt Papavine. Kahit kinalasan ko na siya, hindi pa rin niya binalikan si Olivia. Kaya dinalasan ko na lang ang pagsama sa kaibigan ko para kahit papano ay mapagaan ko ang loob niya. Gusto ko siyang tulungang pahilumin ang sugat na ako rin lang ang may dahilan. Sunduin kita bukas sa boarding house mo, Bes. Sabay tayong pupunta sa hotel na pag-OJT-han natin. Wow, may pasundo-sundo ka pa talaga? May kotse lang? Bip-bip mo, ganern? Sira, nahihiya lang kasi akong mauna ron. Bahala ka. Sige, bye. Pagka-uwi ko sa boarding house, Papa Van, ay nadatnan ko si Kurt na naghihintay sa akin sa labas ng kwarto. Magagalit sana ako sa kanya kaso bagya akong naawa nang makita kong tila nanghihina siya. Late ko nang napansing nakainom pala siya. Dahil ayaw kong may makakitang iba sa kanya ay pinapasok ko na lang siya sa kwarto ko. Doon na siya nagsimulang magsumamong pakinggan ko. Humahagulgol na siya noon at nakakahiyang may makarinig sa kanya sa kabilang kwarto kaya pumayag na lang ako. Nakipag-usap ako sa kanya kapalit ng kondisyong ibababa niya ang boses niya. Hindi na raw niya kayang mabuhay nang hindi kami nagkakaayos, Papa Van. Hinihiling niyang pumayag na rin akong makipagbalikan sa kanya. Alam mo namang hindi na pwede, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Ayaw mo talaga? Sisigaw ako rito, sige. Isa. Hindi ko siya pinansin noon dahil inakala kong tinatakot lang niya ako. Bakit ba kasing ayaw mong maniwalang mahal nga kita, Ailey? Pasigaw niyang sinabi yon, Papa Van. Sa taranta ko ay agad kong tinakpan ng palad ko ang bibig niya. Ano ba?
Natawa na lang ako ng magpaawa effect siya. Oo na, pwede ba? Oo na. Manahimik ka lang please at nakakahiya. Pagsusumamo ko. Nang kumalma na siya ay marahan kong tinanggal ang palad ko sa bibig niya. Kasunod nun ay siniil na niya ako ng halik sa labi. Namiss kita, Eli. Namiss ko ang mga labi mo. Namiss ko yung buong ikaw. Nadala ako sa sinabi niyang yun, Papa Van, dahil lang totoo ay sobrang namiss ko rin naman siya. Hindi na ako pumalagpa nang muli niya akong haggan. Kasunod nun ay gigil naming pinagsaluhan ang isa't isa. Oo, Papa Van. Kasabay ng pagpayag kong makipagbalikan, ay binigay kong muli ang sarili ko sa kanya. Kinabukasan, nagising kami ni Kurt na kapwa masaya. Inatawanan namin ang bawat isa sa naging pagniniig namin. Halata daw kasi niyang sobrang namiss ko siya sa higpit ng pagkakakapit ko sa kanya. Nagulantang na lang kami pareho nang marinig kong tinig ni Olivia sa labas ng kwarto. Noon ko palang naalalang, susunduin nga pala niya ako para sabay na kaming makapunta ng hotel. Saktong nakaligtaan kong mag-lock ng knob kagabi kaya hindi siya nahirapang buksan yung pinto. Ano to? Bes, kasi... Pasimple ka pa kung damayan ako? Yun pala, peke ang lahat na pinapakita mo! Hindi totoo yan. Ang sabihin mo, malandi ka! Sa dinami-dami na lalaki pwede mong mahalin, bakit siya pa? Nauubusan ka na ba ng lalaki, ha? Please, makinig ka muna. Isa ka pa? San ba ako nagkulang? Ano? Porkit ba na ikakama mo na siya, pinagpalit mo na ako na ganon-ganon na lang? Mga hayop kayo! Mga manloloko! Lumipas ba ng panahon? Alaala ay naroon sa isip mo, sa puso mo. Hanggang sa kailanman, kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng alaala. Alam nyo ba, mga kabarangay, na ang may emosyong lyrics ng Barangay Love Story Theme ay mula mismo sa creator ng programang ito na pinagkakautangan ng Barangay 89.3 Tugigaraw City ng malaking utang na loob. Siya ay walang iba kundi si Ginoong Virgilio Oralio na mas kilala
bilang Papa Bono. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa alaalay masinop na inipon. Sinubukan kong pigilan si Olivia noon pero nabigo lang ako. Wala na, Papa Van. Sira na ang pagkakaibigan namin at kasalanan ko ang lahat. Susubukan ko pa sana siyang kontakin o i-chat pero blinak na niya ako. Nakadagdag pa sa bigat ng nararamdaman ko yung pati mga magulang ni Olivia ay galit na rin sa akin. Spinning redemption, winding in and winding out. The shine of it has caught my eye and roped me in so mesmerizing, so hypnotizing. I am captivated, I am vindicated. The diamond in your ring, cut to mirror your intention, oversized and overwhelmed, the shine of which has caught my eye and rendered me so isolated, so motivated. I am certain now that I am vindicated. I am selfish. Hindi lang araw at linggo ang inabot ng galit sa akin ni Olivia, kundi buwan, Papa Van. Ipinahiya din niya ako sa school sa nagawa kong pang-aagaw sa minamahal niya. Tinanggap ko ang lahat ng masasakit na salitang sinabi niya dahil totoo naman. Ongoing ang duty ko sa hotel sa intern nang biglang mangasim ang sikmura ko. Bago yun sa akin dahil hindi ko ugali ang magpalipas ng gutom. Okay ka lang? Baka naman buntis ka. Char, biro sa akin ng co-hotelier ko na sineryoso ko. Paano kung buntis nga talaga ako? Noon na ako naluha dahil bigla kong naalala ang mga magulang ko, maging ang pangarap nilang makapagtapos ako. Pinayagan ka namin mag-solo, Eli, para mas maging prosigido ka sa pag-aaral. Hindi para magpabuntis lang. Galit na sabi sa akin ni Papa. Kahit humahagulgol na ako noon sa harap nila, hindi pa rin nila ako pinatawad. Alam kong nabigo ko sila. Kung alam sana nila kung gaano ako nahirapan noon. Wala akong ibang ninais kundi ang maialis sila sa puder nang malupit naming kamag-anak. Pero saglit na nawala yung pagnanais kong yon dahil nagpakalunod ako sa pagmamahal ni Kurt. Aminado ako sa sarili kong hirap na akong mabawi ang tiwala ng mga magulang ko. Idagdag mo pa yung takot ko na baka hindi ako panagutan ni Kurt gaya ng pinagkakalat ni Olivia. Na matutulad lang din daw ako sa kanya. Mabubuntis na walang tatayong ama. Tiwala kasi siyang hindi ako paninindigan ni Kurt. Pero taliwas doon ang nangyari, Papa Van. Dahil buong pusong tinanggap ni Kurt ang magiging baby namin. Siya pa nga ang nag-insist na magpakasal na kami para lang magamit na ng anak namin ang apelyido niya. At para gumaan ang lahat sa pagitan namin ng magulang ko ay sinamahan niya akong kausapin sila.
Baka raw sakaling umepekto ang charm niya kapag siya na mismo ang humingi ng tawad kina Mama at Papa. At hindi naman siya nagkamali, Papa Van. Hindi lang daw tawad ang napala namin sa mga magulang ko, kundi maging ang basbas nila sa pagpapakasal namin. Maging ang daddy ni Kurt sa ibang bansa ay pabor sa relasyon namin. Thankful din ako for having Mama Wilma as my mom-in-law. Napakalaki ng tulong na ginawa nila, Papa Van. Hindi lang sa kasal namin, kundi maging sa mga magulang ko. Si Mama Wilma lang naman ang nagbayad ng pagkakautang ng magulang ko sa tiyahin at tiyuhin ko. Bukod doon ay inilipat na rin niya sa pangalan naming mag-asawa ang pangalan ng ilan sa mga wine shop nilang mag-asawa. Bukod doon ay inilipat na rin niya sa pangalan namin ni Kurt ang ilan sa mga wine shop nilang mag-asawa. Sa ngayon ay sama-sama kaming naninirahan sa bagong bahay na ipinatayo ni Mama Wilma. Regalo raw kasi niya yon sa magiging anak namin. Walang kasing saya para sa akin yung sa wakas ay magkakasama na kaming lahat sa iisang bubong. Sina Mama at Papa, si Mama Wilma, ang asawa kong si Kurt, at si Baby Marcus. Siyempre, hindi pa rin nawawala sa akin yung kagustuhan kong maregaluhan ng diploma ang mga magulang ko. Ngayon ay graduating na ako, Papa Van, sa kursong Hotel, Restaurant and Tourism Management o HRTM. Hindi pa kami totally in good terms ni Olivia. Pero masaya akong marinig ang chismis na nagbalikan na sila ng ama ng anak niya. Hanggang dito na lang, Papa Van, at naway mapabilang itong kwento ko sa mababasa nyo. Nais ko lang malaman nyo na solid Barangay FM kaming lahat. Mapasabahay o iba't ibang brands ng aming wine shop. Again, thank you and God bless, Papa Van, to your number one station, Barangay FM. Sincerely yours, Ailey. I will give up everything before I separate myself from you. After so much suffering, I finally found unvarnished truth. I was all by myself for the longest time. So cold inside, and the hurt from the heartache would not subside. I felt like dying until you saved my life. Cherish every part of you.